Ayan mga kaswak, i-caramelize na natin ang ating white sugar. Lagay lang natin ang ating kalang into low heat para hindi ito masunog. At pwede na natin ilagay ito sa ating baking pan. I-set aside muna natin ito mga kaswak at babalikan natin mamaya. Ito ang kakailanganin natin sa banana pudding natin. Kalahating latang condensed milk. Isang latang evaporated milk. Dalawang saging. At ang ating apat na itlog. So pagaluhaluin lang natin ito sa ating blender, ang ating saging. Apat na itlog. So mga kaswak, kung bago kayo sa channel ko, pakihit na lang ang subscribe button. Isama na rin ang notification bell to keep updated. At kung nag-enjoy kayo sa video ito, pakihit na rin ang like button or any ideas, suggestions, pop it on the comment section at isa-isahin kong babasahin mamaya at sasagutin. So ayan mga kaswak, nilalagay ko na ang ating itlog. Mga kaswaker, reminder lang sa gustong makigulo, makisali, makisaya sa ating weekly parapol o weekly pajikas, make sure po na napapalo natin yung mga mechanics para walang nadidisqualified. Para po lahat ay maging masaya at magkaroon ng good vibes na hindi na disqualified dahil finalo niya lahat ang mechanics. Ayan na, ilagay na natin ang ating evaporated milk na isang lata. Pwede na natin isunod ang ating kalahating latang kondensada at ating itong takpan. Ayan, i-blend na natin ang ating mixture para maging pino ito. At atin itong dagdagan ng isang teaspoon na vanilla. Kung gusto naman nating mas smooth ang ating mixture, pwede nating ilagay sa puree mode ang ating blender sa last part ng ating pagbiblend. Ayan, ready na ang ating mixture. Pwede na natin siyang strain para matanggal ang kanyang bubbles. Para mas ma-rich natin ang smooth consistency ng ating banana pudding. Parang relasyon lang yan. Pag smooth ang flow, mas mahaba ang pagsasamahan. Pwede na nating ilagay sa ating baking dish o baking tray. Huwag nating punuin ang ating baking dish o baking tray. Mga 80% ng capacity nito para hindi umapaw. I-cover natin ng aluminum foil ang ating mga baking dish o ang ating mga baking tray. Itagay natin sila sa isang mas malaking baking tray. At lagyan natin ng tubig ang ating baking tray. Huwag nating punuin ang ating baking tray, kailangan kalahati lang nito o hanggang labi lang ng ating tray. Preheat natin yung oven natin into 350 Fahrenheit at i-bake natin ito into 45 minutes o up to isang oras. After 45 minutes, pwede natin i-check ito sa pamamagitan ng pagtusok ng toothpick sa ating pudding. Ayan, ready to serve na ang ating banana pudding. Swak na swak ang recipe ito sa pangnegosyo o sa pang-personal man. At higit sa lahat, swak din ito sa budget at sa daling lutuin. Again mga kaswakers, marami pong salamat sa panunood at see you again sa susunod nating video.